So, what's up mga basic? Ang topic natin ngayon ay ang pinakamahalagang maintenance para sa ating motorsiklo. Yun, what's up? No, syempre, bago tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Tsaka pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin kong video. So, yun nga, no? Topic natin ngayon is the best maintenance for our motorcycle. Pero bago tayo mag-proceed, ano nga ba yung maintenance? Yung maintenance po is yung mga kadalasang ginagawa po natin para humaba ang buhay ng ating motorsiklo. Hindi lang po sa motor, sa lahat ng bagay, sasakyan, laruan, kahit ano pong bagay na pinapahalagahan natin na gusto nating humaba ang buhay is proper maintenance. At syempre, kaya rin po tayo nagma-maintenance is para rin po sa kaligtasan ng ating mga sarili. Ano-ano nga po ba yung mga kadalasang maintenance? Siyempre, dyan po pumapasok yung pagtingin po natin sa langis ng ating motorsiklo. At siyempre po yung throttle cable, lagi po dapat lubricant yan para po swabe yung paggamit natin. Pag ginamit po natin, bumabalik siya. Siyempre po yung clutch cable, ganun din po, lubricant din po yung kadena, lubricant ng oil, yung mga bearing, dapat po malagi po natin titingnan yan. Siyempre rin po yung ating mga preno, brake pads. Wala po ng maintenance na posibleng masira at pwedeng palitan yung mga tornilyo po, maluwag na huba. Pero sa akin po, ito po ngayon, topic po natin ngayon is yung maintenance po na pinaka the best sa lahat po is yung paglilinis po ng ating motorsiklo. Opo, tama, paglilinis ng motorsiklo. So, bakit nga po ba natin nililinis ang ating motorsiklo? Para lang po ba dahil pag nag-drive tayo, gusto natin kuha po yung motor natin, malinis. Opo, advantage na rin po yun. Pero para sa akin po, kaya rin po tayo naglilinis is para makita po natin yung kalagayan po ng ating motorsiklo. Baka po pala may kalawang-kalawang may mga frame niya, may mga lamat na po, di natin napapansin kasi hindi natin nililinis, di ba? Tapos po yung makina natin, napakahalaga niya na laging malinis. Kasi po, kung may tagas po yan, madali po nating malalaman kung saan nang gagaling yung tagas niya kapag malinis po yung motor. At madedetect po natin kung saan yun, magagawan po natin agad ng paraan para hindi po maubos yung langis ng ating motorsiklo. At katagalan, yun pa po yung maging sanhi ng pagkasira niya. Bibigyan ko po kayo ng magandang example ha. Sipin nyo na lang po yung mga Bombay. Lahat naman po tayo nakakita ng Bombay. Siyempre po yung mga motor nila, di ba? Inyo mapapansin, lagi po madumi. Hindi po sila naglilinis. Isang araw, mapapansin na lang nila na hindi na pala gumagana yung motor nila. O kaya, pagtigil nila, hindi na umi-start. Ayun po yung kadalasang nangyayari dahil hindi sila naglilinis ng motorsiklo nila. Hindi nila namamalayan na may mga tagas na po pala. Naubos na pala yung langis ng motor nila, kumatok na yung makina. Isipin nyo na lang po yung paglilinis nyo ng motor, di ba? Na sa simpleng paglilinis lang po pala ng motor is napapahaba po natin yung buhay ng ating motorsiklo. Tayo rin naman po yung magbe-benefits nun. Wala rin pong ibang magbe-benefits kundi ang mga owner din po ng mga sarili nilang bike. So yan po, no? Sana po may natutunan po kayo. Stay safe po kayo dyan sa inyong tahanan. Hindi po tayo pwedeng magala-gala ngayon, no? Sa umakalat na virus. So yun, thank you very much po. Shout out po sa mga kaibigan nating sa nandigit dyan. Siyempre, kung bago ka lang sa channel ko, ulitin ko po, huwag mo kalimutang mag-like, share, comment, tsaka subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin kong video. Sana may natutunan kayo sa bago nating topics. Ayun lang, thank you very much.